Mula sa Tuguegarao City, good morning everyone! Or as we say it in the Ibanag language, Diyos taumani ka mong amin! This is your King of the World. Samahan niyo ako para sa isang epic adventure at saksihan ang katuparan ng pinapangarap kong pag-ikot sa buong Pilipinas gamit ang mumunti nating motor. Ready na ba kayong lumarga? Let's go in 3, 2, 1! In this Philippine Loop episode of King of the World, we are going to drive by the longest waterfalls in the Philippines, shoot some people on beautiful machines, and finally make my long-awaited visit to the Philippine Eagle Center. Ready? Welcome to episode number 5. So ayun na nga, nandito na tayo sa harapan ng entrance ng Tinoy Ann Falls dito sa Surigao del Sur. Kahit umuulan, sinugod natin. Na-expect natin na medyo muddy raw yung tubig ng Tinoy Ann Falls, pero okay lang yan. Hindi man ito yung ideal na panahon, at least makikita natin yung grandness ng lugar. Shoutout nga pala kay Cap Erwin of Erwin Everywhere YouTube channel na nakasagot sa aking Easter egg question noong episode 4. Subscribe na din kayo sa channel niya for more motovlogging content. Welcome to Tinoy Ann Falls, Protected Landscape R8-110-38, Bislig City, Surigao del Sur. Nakikisama yung ulap, nakikisama yung langit, at hindi umuulan. Morning po. Morning, sir. First time ko sa Mindanao. Welcome, sir. Enjoy. Thank you po. May nag-discourage sa akin kahapon na pumunta dito kasi parang pangit daw yung itsura ng tubig. Kahapon. Sir, totoo yun. Medyo hindi ko clear yung tubig. Pero ngayon, kasi sumabay sa current yung hindi clear kahapon, so ngayon medyo okay-okay na po siya. Salamat po. Thank you, sir. Dang, it's huge! Welcome to Tinoy Ann Falls! Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling. Grabe, manghang-mangha na ako sa ganda ng Tinoy Ann Falls. Pero hindi pa ito yung pinakamaluwag na falls, hindi pa ito yung widest, hindi pa ito yung tallest. At ang malupit, yung widest sa kayong tallest, pupuntahan din natin next few days. Grabe itong road trip na to, saya-saya ng Philippine Loop. Bye-bye, Tinoy Ann Falls. Mukhang makakapag-record tayo ng konti, pinagbigyan tayo ng panahon. Ubad ulit ng vest, ubad ulit ng jacket. Tayo magsuot ulit ng raincoat. So far, the day has been a success. Goods yung bisita natin sa Tinoy Ann Falls. At eto, susunod naman natin ang Aliwagwag Falls. Hopefully, hindi rin siya, hindi siya chocolate falls. Maulan-ulan pa rin dito sa Davao Oriental, pero manageable naman. Nga lang, hindi ako makapaglagay ng helmet camera na consistent kasi yun nga, mababasa maya't maya. Ngayon lang, ilagay ko lang to, pero na-expect ko mamaya, itatago ko na naman to eh. Pero as usual, let's take advantage of our current situation. Kung ano man yung binibigay sa atin, okay na! Ganun talaga.
di natin kontroladong panahon. Instead of hating the rain, instead of hating the weather, embrace the weather, embrace the rain, and enjoy the moment, ha, di ba? According to Google Maps, 21 kilometers to go, approximately 23 minutes to reach Aliwagwag Falls. Aliwagwag Falls, ladies and gentlemen, I believe is the longest waterfalls in the Philippines. Kasi alam ko, highest is Maria Cristina eh. Ito naman Aliwagwag, super dami ng cascades niya. At yun ang susunod na makikita natin. BMW guys! Dito pala ang ruta ng Boss Ironman Mindanao guys for this year. At mukhang marami pa tayong makakasalubong na Boss Ironman participants. Tail end na to kasi nag-start sila kagabi. I think 8 p.m. Ano ko sabihin? Time check is 11 in the morning. Malamang sa malamang, meron pa dito mga susunod. Philippine Looper meets Boss Ironman. Roti. Uti naka-recover. Putik. Holy crap! Oh my god! Nadulas! Oh my god! Ano yun? Wala naman akong tinamaan. Lord, thank you for your guidance. Thank you, Lord, for protecting me. Oh my God. Is this it? Yes, sir. With a height of 340 meters and an overall length of 1.1 kilometers spread over 84 cascading tiers, Aliwagwag Falls is both the tallest as well as the longest waterfall in the Philippines. Mga initial observation here in Davao, it's very clean. By this time, oh, 5:30 in the afternoon, ang linis.
sa ibang bayan, eh, nagkalat na to. Actually, if I wanted to go to Gensan now, I still can. Or dumiretso ng Digos as originally planned. Pero gusto ko kasi talagang puntahan yung Philippine Eagle Center tomorrow. Davao, Chinatown! Hindi pala Iron Man, meron palang ano, may rally pala for ICJ. Dabawenos are not for sale. International Court of Justice pa or ICC? Bakit ICJ? Apparently, meron palang prayer rally ng mga Dabawenos against the proposed amendment of the 1987 Philippine Constitution. At unfortunately, hindi ako nakapagpa-picture sa kahit na anong signage ng Davao City. Ay, it is what it is. Good evening, sir. Ay, sige, sir. So yun na nga, pinatabi ako ng isang pulis dahil sa monopod na nakamount sa likuran ng motor ko. Delikado daw kasi para sa motoristang nakasunod sa akin at baka maging sanhipan ng diskrasya. Naintindihan ko naman yung punto niya, kaya agad-agad akong sumunod sa request niyang tanggalin na lang yung monopod. Na-appreciate ko pa nga kasi very proactive si sir at kitang may malasakit sa ibang motorista. Aminado din akong mali ako dito, kaya nagpakumbaba na lang ako sa pagkakataong ito. Sir, may sticker ako ba? Gusto nyo? We are now on our way to our transient home. I booked it without checking the exact location of the transient home. And I found out it's 20 kilometers away from where I was at. Ano ba yan? Alayo. Kaso lang, yun yung mura eh. Well, one more thing that caught my attention was it's beside UP Mindanao. I was able to visit one UP campus in the Visayas. Now I'm going to visit one campus in Mindanao. So, win-win. Okay na rin. Personal checkpoint. Time check, it's now 8:33 in the morning. Day 9 na po tayo. At ito, nagsusulat lang muna ako ng blog post. This is only for day 3. Day 9 na tayo. Baka makalimutan ko yung ibang details kasi pag hinintay ko pong makauwi tayo before tayo magsulat. Kaya nahabol ko siya. Put as many details as I can remember. And then, lalagay tayo ulit mamaya. So, mamayang gabi, uulit na naman natin yon. Umaga, sir. Morning po. Ikot lang, sir. Bawal ka, sir. Ay, bawal po. Kasi may camera ka, sir. Ay, bawal po. I was a bit weirded out that I was denied entry to a UP campus of all places just because I had a camera. Oh well, at least I got to see Oble from afar. By UP Mindanao. Philippine Eagle Center, turn right. Upon checking kanina kung ano yung mga pwede pa nating puntahan dito sa Davao, marami rin pala. Like the Crocodile Farm, tapos yung Bone Collector, the Bone Collector. Kasi doon mo makikita, different species of animals, yung mga skeleton na lang nila. Pero pabalik kasi ng city center, medyo malayo na ako doon. Philippine Eagle Center, turn right. Welcome to the Philippine Eagle Center, the only conservation breeding facility and rehabilitation center for the critically endangered great Philippine Eagle. The Philippine Eagle Pag-asa Arboretum, a collection of Philippine threatened trees. Ito tayo. Morning po. Mag-register muna tayo dito. Morning, ma'am. Isa lang po ako, ma'am. 150, sir. Sir, baka gusto niyo ng guide, may volunteer kami available. Sige po. Istorbo ba ako? Sorry, sorry. Kakatapos lang po. Ito yung ticket niyo, sir. Pasensya. Isa lang po, sir lang. Hello po. Okay lang mag-video ako, mag-vlog ako. Sa aliwang shampoo lang po sa mukha ko. Carry lang yan, maganda ka. Ano ka ba?
Natural beauty ba? Eh, dahil i-guide mo ako, suot ka na rin ng mic. Para marinig yung sasabihin mo. Okay, so before tayo magsimula, pakilala muna dapat yung guide natin. Anong pangalan ni ma'am? My name is Nieves po. Nieves. Yes, from? From here lang po. Baguio District. Okay. Let's go. By the way po, so before tayo mag-start po, i-highlight ko lang po yung pinaka-importante sa guideline. So first po is watch your step kasi may mga uneven paths po. Second po, if taking pictures or videos po, kindly turn off your flash. And lastly po is observe your silence. So yun lang po. Let's go. Noted. Thank you. So in these enclosures po, we have common plants, civet and malay civet or musang po. Pero nocturnal sila, so active lang po sa gabi. So di natin masyadong makikita. Open ba kayo pag gabi? Hindi po. Hindi 4:30 lang po yung cut-off na. Then yung isang civet po, isa yun siya sa ilalim ng bubong. Ito po nilalakaran natin is called Wild Trail. So yung mga names po dito is mga donors dito sa center. The center po is a non-government organization. So ano po to, if you donate 1,000 pesos po, pwede na din ilagay yung names nyo dito. And this one po is the new design. May ATM ba kayo dito? Wala po. Wala. Ah, bad trip. Gusto ko sana magpulagi ng pangalan. Sayang guys, po. Wala tayong pera. Hindi tayo nakapag-withdraw. Then, ano ba? Here po, we have a crocodile. Estuarine crocodile. Ay, ano po siya sa kabilang side? Laki ah. Yes po, so it's an estuarine crocodile. His name po is Gold Dipper, 40 years old and 13 feet. And ano po siya, bulag na yung dalawang mata niya kasi turn over lang po siya dito sa center. So dati daw po is tinatapunan siya ng mga hard objects. Yun po yung nag-cause ng pagkabulag niya. Ano ulit ang name niya? Name po, Gold Dipper. Gold Dipper? Yes po. Bakit Gold Dipper? Ano po, dati is tinatapunan din po siya ng mga coins. Then, ah, ganun? Yes po. Okay. So iwan na muna natin si Gold Dipper. Next po, we have the reticulated python or sawa. May dalawa po dito. Yung isa po nasa ilalim ng bato. Then yung isa po is andon. Sa may bulaklak. Po. So here we have the raptor garden. So may tatlo po tayong different kinds of eagles dito. So first po is Rowena. So Rowena po is a white-bellied sea eagle. The loudest eagle. Yung naririnig nyo po ngayon. White-bellied sea eagle po yun. And white-bellied sea eagle po is migratory. So makikita din sila sa Australia and Southeast Asia. Hi, Rowena. Look at me. You know, nag-respond, no? Kulit lang. Then, cloud po. And yung sa likod niya po is si Ibex. It's a Philippine serpent eagle. So, paborito niya pong kinakain or hinahan po is ahas. Dito po, pag nakakakita sila ng tao, nag-iingay kasi akala nila bibigyan sila ng food. And if sa wild naman po is warning nila kasi territorial sila. Oh, then, Lottie po and sino nga ito? C-sharp, it's a ano po, South Philippine Hawk Eagle. So, sila po yung eagles na may 3 to 6 na feather crest sa ulo, yung nakatayo po, if nakikita. Ayun. And that one po is ano po, endemic dito sa Pilipinas and endangered na. Ito pong isa, si Reunion, same lang sila, white belly. Gano'n ka nakatagal na volunteer dito? Mag-iisang taon na din po. Okay. So, dati is ano lang kami dito, nag-immersion. And pagkatapos po nun is nag-volunteer na yung iba sa amin. So guys, meet Teresa. Ngayon naman may camera, shy type ka. Po. So, dito po is may dalawa na tayong Philippine Eagle. So, yung nandun po sa kaliwa, si Vigo. It's a 13 years old male Philippine Eagle. Then, siya po yung new face or yung bagong model sa bagong 1,000 peso bill. Ah, okay. Ito po yung eagle. Then, nandun po yung story niya sa una. Alright. So, guys, meet Vigo. He is the face of the new 1,000 peso bill. Say hi. Si Vigo po is hindi siya naka-enclosure dati. Kay Pag-asa po ito na-enclosure, pero namatay po si Pag-asa last 2021. So, siya po yung pinalit. Oh, ah, hindi ko na naabutan. Po, pero Pag-asa po is makikita natin yung preserved body niya later. Ay, meron. Yes po. Nice.
Alright, so there you go, guys. Vigo is just chilling. Actually po, marikit po sa ano siya, female Philippine eagle din. Mas malaki po yung female eagles kaysa sa lalaki, pero hindi po talaga siya nagpapakita. Kumakain siguro. Dapat hindi siya marikit, dapat mahihain siya. Mahihain. Philippine eagle hindi maingay? Hindi po masyado. Pag mating call po nila, yun yung parang nag-iingay lang sila. Then nakita mo pa si Pag-asang Buhay? Hindi rin. Ay, hindi rin? Yes po. Ayang, taga dito ka lang tapos hindi mo nakita. Yes. When did you start having interest in ganito, wildlife? Yung nag-immersion lang immersion po kami, lang yes po. Yun din yung first na pasok ko dito. Ganun talaga, no? Kung ano yung malapit sa'yo, hindi mo masyado napupuntahan. Yes. Ganun din ako eh. Yung mga malalayo, yun po yung napupuntahan din sa'yo. By the way po, here in the center, we have 34 Philippine eagles, pero 13 lang po yung makikita natin. The rest po is nasa breeding area. So sayang, actually hindi ko alam na patay na pala si Pag-asa. Noong 2021 pa. I was very excited to see Pag-asa finally, kaso yun nga, wala na, too late. Those like me who haven't seen him alive, they kept the preserved body of Pag-asa. So, exhibit pa rin siya dito. Punta daw natin mamaya. Aside from the Philippine eagle, the center also houses hawks, black-winged kites na meron daw natural eyeliner, patingin nga ng eyeliner mo, girl. The Philippine brown deer, the earlier mentioned reptiles, and the Philippine long-tailed monkeys, or commonly known as macaques. Fun fact, did you know that Philippine eagles are monogamous? Once they find their mating pair, they stick to them for life. Sabay-sabay po tayong mag, sana all. Oh, the next po, we have the Macaque Island. The Philippine long-tailed macaque or crab-eating macaques. Meron po tayong 23 na macaques sa loob. And macaques po, good swimmers sila. And nanguhuli ng isda, may tilapia po dyan. Buti hindi sila tumatakas. Sila po kasi is merong alpha male and alpha female. Ano po yan? Once po lumabas yung isa sa kanila is outcast na. Pag bumalik po siya is aaawayin na daw or papatayin. Kasi troop po sila. So parang tridol sa grupo. Makak. Ayun lang ako nakatinig dun ha. Pag dito din po kasi sa nature is parang at peace ka. Kaya po parang nagustuhan ko na din. Gusto ko kasi yung tahimik na lugar. May ingay. Ayaw na ayaw po. Bahay namin, sir, sobrang ingay doon. Kaya nag-volunteer ako dito. Ganun? Yes po, para makaiwas. Ah, kung napapanood niyo po to, kung sakasakaling mapanood po ng family ni... Oh. So yung nasa taas po, si Chai, father siya ni Vigo. Then Yola po, mother ni Pag-asa at Pagkakaisa. This is Chai, the father of Vigo, and Diola, the mommy of Pag-asa and Pagkakaisa. Pagkakaisa. Si Pag-asa po. And hello, Pag-asa. Oh. It's unfortunate that I only see you now that you're dead. Ayan. And guys, if you are going to the Philippine Eagle Center, make sure you get a guide. Kasi syempre, pag-isa lang kayo, parang ako, mag-isa lang ako naglakad kanina. I don't know any of the trivia kung sino man yung mga eagles na yun and all. Kaya, highly recommended. Nieves. Oh, yeah, alam ko na yung pangalan niya. Thank you so much. You're welcome po. Thank you for visiting po. Nice. Shout out sa lahat. Shout out sa lahat. Ruwili na po. Davao from Davao City. So that's it for the Philippine Eagle Center. Thank you very much. Very good place. Grabe. Nakakatuwa. Sobrang ang sarap sa pakiramdam nung finally nakita mo na yung matagal mo nang gustong puntahan na Philippine Eagle Center. Sobra. We are now on our way to General Santos. Huwag tayo matutulog yan. Hindi ko pa sigurado kung pupunta tayo ng Glan dun sa southern part ng Sarangani. At doon naman pupunta tayo sa dulong parte ng mainland Mindanao. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up, subscribe to this channel, and let me know if you reached this part of the video by commenting Mabuhay Philippine Eagle Center, and I'll give you a shout out in the next episode. Thank you for watching. See you in the next episode. Mabalo!